Dismayado ang mga boxing fans at mga manunood sa laban ni Cuadro Alas Casimero kontra sa Japanese boxer na si Ryo Akaho. Masyado kasing artistahin at balimbing itong boksingerong Hapon matapos banatan at binugbog ni Cuadro Alas noong nakaraang December 3 nito lamang nakaraang Sabado na ginanap sa Paradise City sa Incheon, South Korea. Unang rounds pa lang ng kanilang boxing match ay naghiyawa na agad ang mga manunood dahil inakala nila na sobrang kapana-panabik ang kanilang salbukan. Dahil pagtunog pa lang ng kampana ay nagsubukan na agad ang dalawa sa lakas ng bawat kamao at nagpakita naman ang bawat isa sa kanila na talagang preparado ang pagtutuos dahil kitang-kita naman sa bawat galaw at mga suntok. Wala namang naging problema sa unang round dahil nakipagbakbakan pa naman ang Hapon. Subalit sa pangalawang rounds, dito na bumalingbing ang Hapon at nag-inartista matapos sunod-sunod na atake at patama ni Casimero sa katawan at mukha ni Akaho. Pinipressure ni Casimero ang Hapon at tila gustong-gusto nang tapusin ang laban sa madaling panahon dahil ramdam ni Casimero na namilipit sa sakit si Akaho. Ngunit sa sobrang agresibo ni Cuadro Alas sa kanyang pagbitaw ng suntok, pumalya ito at nahawi na Akaho ang kanyang batok. Kaya sumubsob ito at nakahawak sa canvas kaya binilangan ng referee ng knockdown. Kahit kitang-kita na hindi tumama ang suntok ni Akaho, sadyang nahawi sa lakas ng momentum ni Cuadro Alas. Noong time na sanang i-knockout ni Casimero ang Hapon dahil hilong-hilo na ito dahil pinamukbang ni Casimero ng kaliwat kanang mga suntok, aksidente rin itong nadaplisan ni Casimero ang Hapon sa kanyang batok. Kaya nag-warning ang referee, kaya nahinto ang momento sa pagratsada ni Casimero. Dito na nag-showcase ang Hapon bilang best actor dahil sa daplis na suntok sa batok, nagngiwi-ngiwi ito tila ba sobrang nasaktan ang batok ni Akaho. Subalit kitang-kita naman na talagang tagilid na ang Hapon sa sobrang lakas ng mga atake ni Casimero at sa takot siguro ng Hapon na man-knockout, lumabas ang pagka-best actor. Dahil alam sa sarili niya na hindi niya kakayanin ang mga sunusunod na pag-atake kaya dito na siya gumawa ng acting. Kunwari napuruhan ang kanyang batok at binigyan pa siya ng referee ng sapat na oras para maka-recover. Subalit sa sobrang balingbing, hindi na ipinagpatuloy ang laban kaya abot langit ang kantsawan sa loob ng arena. Acting na lang yan? Acting na lang yan? Boo! Hindi rin makapaniwala si Cuadro Alas sa pag-ayaw ni Akaho at sa desisyon ng mga hurado na ihinto ang laban at nauwi pa sa nakuntis ang desisyon sa kanilang bakbakan. Maraming mga fans at mga bumili ng tiket ang hindi nasiyahan sa naging resulta ng laban. Tila ba hindi umano naging worth it ang kanilang pagdalo sa boxing event. Sobrang determinado pa naman ang ating kababayang boksingero na talunin ang Japanese fighter para lang mapagbigyan at makalaban ang isa ring boksingerong Hapon na si Naoya Inoue na pangarap ring talunin ang ating kababayang boksingero. Sabik na sabik pa naman si Casimero sa laban kontra kay Akaho. Dahil medyo matagal nang hindi nakipagbakbakan ng Pinoy Pride dahil sa hindi natuloy at nagkaproblema ang kanyang mga previous fights, kaya naman sa kanyang muling pagsampa sa Luna ay agad na pinatikim ang Hapon ng mga malulutong na tirada dahilan upang umayaw sa kanilang laban. Ang laban ring ito ang maging daan sana kay Casimero para muling tumaas at bumangumuli ang kanyang karera sa boxing. Sa inyong palagay at opinyon, dapat lang bang itigil ng referee at hindi na ipinagpatuloy ng mga hurado ang laban dahil sa pagadaplis sa suntok ni Casimero sa batok ni Akaho? O sadyang pumabor ang mga hurado sa kanilang manok na si Akaho dahil ayaw nilang mapahiya ang kanilang fighter? Kung nais mong magkomento at magbigay ng mga opinion, ilagay lang sa ating comment section sa baba para sunod natin mapag-usapan. Maraming salamat po at God bless! You.